ating mga maiinit na balita ngayong tanghali. Rekomendasyon sa paggamit ng Pfizer COVID-19 vaccine nilabas ng World Health Organization. Ilang individual hindi inirekomendang mabakunahan. Anim na bansa na dagdaga sa mga sakop ng travel restrictions ng Pilipinas. Japan, posibleng muling isailalim sa state of emergency ngayong araw. Sitwasyon sa US Capitol Building, balik normal na matapos ang ginawang pagsugod at panggugulo ng mga supporter ni President Donald Trump. Panukalang pag-amyenda sa konstitusyon, uumpisahang dinggin sa Kamara sa susunod na linggo. Constituent Assembly, ipinanukala ng ilang senador sa pagbabago ng saligang batas. At online voting para sa Wish Music Awards sa WMA magtatapos na sa susunod na linggo. Ilang artist, mahigpit ang labanan sa ilang kategorya. Magandang tanghali mga kasambahay. Ngayon po ay araw ng Webes, January 7, 2021. At ang UNTV Radio Mobile Booth po ay kasalukuyang naririto ngayon sa Quiapo, 100 metro mula sa Quiapo Church. Mapapansin natin sa tapat mismo ng simbahan ay may mga nakapila at tila nakalimutan na nila ang social distancing. Kung ikukumpara natin ang mga dating pagdiriwang ng Itim na Nazareno, hindi po gaano karami ang naririto ngayon. Sa may bandang Rao naman po, mapapansin din natin na ang iba ay walang suot na face shield at ang face mask ay nasa ilalim ng ilong o baba. Panawagan lang po, huwag po natin kalimutan ang health protocols. At una sa mga balita ngayong tanghali. Inilabas na ng World Health Organization ang kanilang rekomendasyon sa paggamit ng Pfizer COVID-19 vaccine. 2 dose ng bakuna dapat maibigay sa isang individual sa loob ng 21 hanggang 28 araw. Ngunit mayroong ding mga hindi inirekomendang mabakunahan. Narito ang report ni Joanne Nano. Matapos ang kanilang ginawang pag-aaral, inilabas na ng Strategic Advisory Group of Experts on Immunization o SAGE ng World Health Organization ang kanilang rekomendasyon upang mas maging epektibo ang paggamit sa Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. Sa isang press conference kahapon, sinabi ni Dr. Alejandro Cravioto, ang chairman ng SAGE, na dapat na mabigyan ang 2 dose ng bakuna sa loob ng 21 hanggang 28 araw. Ngunit para sa mga bansang magkakaroon ng problema sa pag-secure ng sapat na supply ng bakuna, inirerekomenda ng mga ito ang delay sa pagbibigay ng 2 dose. Delay the administration of the second dose for a few weeks in order to maximize the number of individuals benefiting from a first dose. Hindi naman inirerekomenda ng WHO ang pagbibigay ng Pfizer vaccine sa ilang individual, kabilang na sa mayroong mga malalang anaphylactic o allergic reaction. SAGE recommended that the vaccine should be administered only in settings where anaphylaxis can be treated. Dahil sa kakulangan ng mga kinakailangan data o impormasyon, hindi rin inirerekomenda sa mga buntis at lactating mothers ang bakuna. Maliban na lamang kung kinakailangan, tulad na lamang ng mga nasa frontline gaya ng healthcare workers. We have done this before for other vaccines as the use of the Ebola vaccine in the Democratic Republic of Congo. At bunsod naman ng limitado pang supply ng bakuna, hindi rin inirerekomenda ng WHO ang vaccination sa international travelers, maliban na kung bahagi ang mga ito ng tinatawag na most vulnerable population. Ayon sa SAGE, may posibilidad pang magbago ang ilang rekomendasyon kung madadagdagan pa ang data na kanilang hawak tungkol sa bakuna. Joanne Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Posibleng lumabas na sa susunod na linggo ang desisyon ng Food and Drug Administration o FDA sa aplikasyon ng Emergency Use Authorization para sa bakunang gawa ng Pfizer-BioNTech. Inaasahan naman
ang supply ng bakuna contra COVID-19 mula sa naturang vaccine manufacturer sa ikatlo huling bahagi pa ng taon. Para sa detalye, narito ang ulat ni Aiko Miguel. Batay sa timeline na iprinisinta ng Food and Drug Administration, lumalabas na sa susunod na linggo madedesisyonan ng Emergency Use Authorization Application ng Pfizer-BioNTech sa Pilipinas. Ibig sabihin, maaari nang makapag-roll out ng pagbabakuna sa Pilipinas gamit ang bakuna ng Pfizer-BioNTech. Ang Pfizer po, ang maganda dito, medyo madali po siyang evaluate dahil meron na siyang EUA galing sa United Kingdom, sa US, sa Canada, sa Switzerland, Singapore, at iba pang bansa na alam po natin na very strict yung kanilang regulation. Meron na rin po siyang WHO emergency listing na nire-recognize po ng ating bansa according to EO 121. Ngunit sakaling may EUA na ang Pfizer ay makatatanggap ang Pilipinas ng supply nito sa ikatlo o ikaapat na bahagi ng taong 2021. Ito ay dahil malaki ang supply demand sa bakuna ng Pfizer-BioNTech. Nakikita po natin with the challenges that they had, talaga pong hindi po makakayanan na magkaroon po ng tinatawag natin na earlier deployment on the first quarter and the third quarter. Nakita natin na yung mga countries na nakita natin na nagkakaroon ng spike at second wave ngayon, yun ang nakita natin sinusuplayan natin ng Pfizer. Samantala, kasalukuyan pang nire-review ng FDA ang aplikasyon ng Sinovac ng China at ng Clover Biopharmaceuticals. Ngunit ang Janssen ng Johnson & Johnson, magsisimula na ang clinical trial sa lalong madaling panahon. Mag-uumpisa na po sila ngayong buwan na ito, probably by next week. Ito po yung clinical trial nung kanilang dinedevelop, very promising vaccine. Naninindigan ang mga otoridad na hindi naman nahuli ang Pilipinas sa pagkilos upang magkaroon ng supply ng bakuna ang bansa. The rollout and the deployment of the vaccines is not just about the distribution. It's also about ensuring that we are monitoring the safety of these vaccines when we are giving it to the populations. As I have said, we see that the country is on track of setting up the systems. Ang potensyal na bakuna ng University of Oxford AstraZeneca ng Australia ay may magandang evaluation ngayon at pinakamura ayon kay Secretary Galvez. Kahapon, nagsumite na rin ng EUA ang AstraZeneca sa FDA. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Initiyak naman ng Department of Health na hinihigpitan na ang border ng bansa upang hindi makapasok ang bagong variant ng COVID-19. Katunayan, dinagdagan pa ang mga bansang kasama sa listahan ng ipinatutupad na travel restrictions ng Pilipinas. Para sa detalye, narito ang ulat ni Rosalie Coz. Nadagdagan pa ang listahan ng mga bansang sakop ng travel restrictions na ipinatutupad ng gobyerno. Layo nitong mapigilan ang pagpasok sa Pilipinas at pagkalat ng pinangangambahang UK variant ng coronavirus. Kabilang na dito mga bansang Portugal, India, Finland, Norway, Jordan at Brazil. Ibig sabihin, bawal munang makapasok sa bansa ang mga foreign passenger na galing sa mga bansang ito at epektibo ito mula January 8, 2021 hanggang January 15, 2021. Samantala, maaari pa rin makauwi sa bansa ang mga Pilipino galing sa mga bansang ito, subalit required silang sumailalim sa absolute facility-based na 14-day quarantine period. Bukod dito, simula rin sa January 8, 2021, lahat ng menor de edad na mga Pilipino na walang kasama at galing sa mga bansang may travel restrictions ang Pilipinas ay hindi muna papayagang makapasok ng bansa hanggang January 15, 2021. Maliban na sa mga minors na balik bansa sa ilalim ng repatriation program ng pamahalaan. Ang mga repatriated minors naman ay i-turn over sa Overseas Workers Welfare Administration house parent at makikipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development para sa seguridad nila at iba pang quarantine protocols. Ang mga walang kasamang menor de edad naman at hindi kabilang sa repatriation program na darating sa bansa bago ang January 8, i-turn over din sa autorisadong DSWD officer. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Naglabas ng karagdagang impormasyon ang Department of Health tungkol sa Pilipinong nagpositibo sa UK variant ng COVID-19 sa Hong Kong. At mula sa Quezon City, may report si Aiko Miguel live. Aiko, ano ang mga impormasyong hawak ng DOH ngayon? Sa ibinigay na ulat ng Hong Kong International Health Regulations National Focal Point at Centers for Health Development. Ang pasahero, isang 30 taong gulang na babae mula sa Cagayan Valley Region na umalis sa naturang rehiyon noong December 17, 2020. Sumailalim naman ito sa quarantine protocol noong December 18 pagdating niya sa National Capital Region. Lumabas naman ang resulta ng RT-PCR test nito na negative sa COVID-19 noong December 19. Ela, December 22 naman ito dumating sa Hong Kong at kaagad na sumailalim sa quarantine. January 2 naman ang muli itong sumailalim sa RT-PCR testing at lumabas na positibo ito sa COVID-19 at natukoy na ito na taglay nito ang UK variant. Sa ngayon, Ela, patuloy-an niya ang isinasagawa ng DOH na contact tracing sa mga nakasalamuhan ito sa Cagayan Valley at sa National Capital Region. Pinayuhan na ang mga ito na mag-quarantine at sila ay sumailalim na sa COVID-19 testing. Ela, hinihintay na lang na lumabas ang confirmatory result ng mga ito. At kapag nagpositibo ang mga resulta ng kanyang close contacts, kaagad na idadaan ito sa genome sequencing upang matukoy kung positibo sila sa COVID-19 UK variant. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Ela. Meron na bang nagpa-quarantine, Aiko, doon sa mga nakasalamuha nitong babae na ito? Yes, Ella, batay sa natanggap nating impormasyon mula sa Department of Health, kaagad na pinayuhan itong mga close contacts ng naturang pasahero na mag-quarantine at sila na rin ay sumailalim sa COVID-19 testing. All right, maraming salamat, Aiko Miguel. Nagdesisyon ang Commission on Elections to COMELEC na bumuo ng new normal committee sa harap ng COVID-19 pandemic. Sa resolusyon number 10688 na may petsang December 16, 2020, nagtrabaho ang bagong komite na magsagawa ng electoral exercises sa ilalim ng new normal conditions. Ang new normal committee ay kukonsulta sa mga kaukulang ahensya o departamento na may technical authority sa health issues para sa new normal minimum public health standards na layong mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Alamin ito ang mga kasalukuyang election operational activities na nangangailangan ng pagbabago at management o administrative intervention. Bubudin ng New Normal Manual, ang functions ng New Normal Committee ay limitado lamang sa regular operations at monitoring ng election operations activities na may binuong New Normal Standards o protocols na nakapaloob sa nasabing manual. Walang namamataang bagyo na namumuo sa Philippine Area of Responsibility at mababa rin ang tsansa na magkaroon tayo ng panibagong bagyo ngayong Linggo, ayon po yan sa PAGASA. Pero dalawang weather system pa rin ang umiiral sa bansa. Nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa parteng Mindanao. Magiging maulap pa rin ang kalangitan at posibleng makaranas ng kalat-kalat na pag-ulan sa halos buong Mindanao. Bahagya namang lumalakas ang Northeast Monsoon o amihan sa Luzon. Bunsod nito, mararamdaman pa rin ang pag-ulan sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Sa naturang o sa natitirang bahagi ng Luzon, kasama ang Metro Manila, maaaring makaranas ng maulap na papawirin at may tsansa lamang ng pulupulong mahihinang pag-ulan sa susunod na 12 oras. Sa bahagi naman ng Mimaropa at Bicol, posibleng makaranas ng isolated rain showers.
Magiging maulap naman ang kalangitan sa bahagi ng Visayas na posibleng magkaroon ng isolated thunderstorms. Samantala, may nakataas pa rin gale warning sa ilang mga karagatan dahil sa umiiral na amihan. Asahan ang mataas na alon sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Kung maaari ay huwag munang pumalaot ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat sa mga lugar na ito. Umanaw na kanina umaga si dating Oriental Mindoro 2nd District Representative Reynaldo Umali. Nasawi ang dating mambabatas sa edad na 63. Kinumpirma ito sa UNTV ng kanyang kapatid na si Congressman Alfonso Umali Jr. Ayon sa kanya, may sakit na liver cancer ang dating mambabatas na pinalala ng COVID-19 hanggang sa nagkaroon na ng komplikasyon. Nagsilbi si Umali bilang mambabatas mula 2010 hanggang 2019. Siya ang chairman ng House Committee on Justice na nanguna sa impeachment trial ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno noong 2017. Uumpisahan na sa susunod na linggo ang pagdinig sa panukalang pag-amyenda sa konstitusyon. At mula sa Caloocan, may report si Ray Pelayo live. Ray, ano mga provision ba ng saligang batas ang nais na baguhin ng mga mambabatas? Ela, particular itong economic provisions dahil sa ngayon ay may limitasyon sa pamumuhunan ng mga banyaga, particular dito sa Articles 2, 14 at 15. Ayon kay House Committee on Constitutional Amendments Chairperson at ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr., ito ang nilalaman ng resolution of both houses na inihain mismo ni House Speaker Alan J. Velasco noon pang July 2019. Pinausap niya siya ni Speaker Velasco kahapon para umpisahan na ang pagtalakay dito. Panahon na niya para paluwagin ang pagpasok ng pamumuhunan ng mga banyaga sa Pilipinas dahil magiging malaking tulong ito para makabangon ang ekonomiya ng bansa sa epekto ng pandemya. Hindi na niya akma sa ating panahon ang nasa 33 taon na konstitusyon, partikular nga ang provision sa ekonomiya. Narito ang bahagi ng ating panayam kay Representative Alfredo Garbin Jr. This is the answer. Isang solusyon sa pagtugon sa pandemya na kung saan bumagsak yung ating ekonomiya. We are negative 18 GDP growth and we want more investment. Maraming trabaho, maraming foreign capitals, foreign investment that will create jobs para yung ating mga kababayan ay hindi na pupuntang mag-iba yung bansa at hindi na maiwan yung kanilang mga pamilya. Base sa resolusyong inihain ni Speaker Velasco, isisingit ang mga salitang unless otherwise provided by law sa mga provisyong ng konstitusyon na naglilimita sa pagpasok o partisipasyon ng mga banyaga sa ekonomiya ng bansa. Tulad halimbawa sa korporasyon sa bansa na ngayon ay limitado sa 40% lamang ang mga pagmamay-ari maging ng mga banyaga, gayon din yung karapatan sa paggamit at pagmamay-ari ng lupa. Kasama din sa ibig paluwagin ay ang pagbibigay ng prangkisa at pagmay-ari sa mga pampublikong pasilidad sa mga educational institutions at maging sa mass media. Tutol naman dito sila ang mga mambatas na miyembro ng Makabayan Bloc. Hindi nila solusyon ang charter change sa panahon ng pandemya at ito lamang anya ay paraan para isulong ang mga political agenda lalo na sa pagpapahaba ng termino ng mga opisyal ng gobyerno. Nilinaw naman ni Representative Garbin na walang gagalawin sa ibang provisyon ng konstitusyon at ang pag-amyenda ay mahigpit anya na ibabase lamang sa inihaing resolusyon ni Speaker Velasco. Umaasa si Representative Garbin na makikipagtulungan ng Senado
para maisakatuparan itong panukalang ito. And Mike Defensor na makakaapekto sa pagtalakay sa Target Saints sa pagresponde ng pamahalaan sa COVID-19. Sa ngayon niya ay pagbabago sa konstitusyon, yung pagbabago sa konstitusyon ay hindi anya ito napapanahon. Ay naman kay Garbin, sa Miyerkules, Ella, ay kanila nang uumpisahan sa kanyang komite yung pagdinig dito sa mga resolusyon na inihain ni Speaker Velasco, at ito'y dadalhin sa plenaryo. Mag-uulat ang komite sa plenaryo pag babalik ng sesyon sa January 18. Ella? Alright, maraming salamat. Ray Pelayo live na nag-uulat mula sa Caloocan. Kinumpirma ni Senate President Vicente Soto III na may panukala sa Senado na nagsusulong sa Constituent Assembly o CONAS bilang pamamaraan sa pagbago ng saligang batas. Pero tila may agam-agam dito ang ilang senador. Mula sa Quezon City, may report si Harleen Delgado live. Harleen, ano ba ang nilalaman ng inihaing resolusyon at ano ang reaksyon dito ng ibang mambabatas? Aga noon ng December 2020 ay naghain ng resolution of both houses sa Senators Francis Tolentino at Ronald De La Rosa na hinihiling na mag-convene ang 18th Congress bilang Constituent Assembly o CONAS. Ito ay para magsagawa ng limited amendments sa 1987 Constitution. Hindi nakasaad sa resolusyon ang mga specific provisions sa saligang batas na nais nitong mabago, pero limitado lamang umano ang gagawing amyenda sa democratic representation at economic provisions ng konstitusyon. Ayon kina Tolentino at De La Rosa, kailangan na ng reforma sa 33-year-old constitution ng bansa upang makatugon sa pangangailangan ng publiko, lalo na sa gitna ng pandemya. Pero hindi pa naman masabi ni Senate President Vicente Soto III kung may pag-asa ito sa Senado. Aniya, mangangailangan ng boto ng mayorya para maaprubahan ng resolusyon at botong three fourths naman para maaprubahan ng pag-amyenda sa saligang batas. Para naman kay Senator Pancilo Lacson, dapat munang pag-usapan ng mabuti ang panukala. Hindi naman sang-ayon sa panukala sa Senate Minority Leader Frank Regillon. Aniya, pag-aaksaya lamang ito ng oras at hindi rin ito uusad sa Senado. Dagdag pa ni Drilon, imbes na pag-usapan ng charter change, ang paggawa ng mga panukalang batas para matugunan ng pandemya, kawalan ng trabaho at pagtaas ng bilihin ang dapat inaatupag ng Kongreso. At yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Alright, maraming salamat, Harleen Delgado. Samantalang pinalaya mula sa kusadiya ng Makati PNP ang 311 itinuturong suspect sa pagkamatay ni Christine Dacera. Nanindigan ng mga ito na wala silang kasalanan at tumaas ang lalabas din ang katotohanan. Ang detalye mula kay Harleen Delgado. Sana mo igalang na lang po natin kung ano yung lumabas na resulta. Kasi lahat naman tayo ang indigo. Ano lang talaga? Hirap na hirap na kasi yung pamilya po. Naging emosyonal ang pagharap sa media ng 311 individual na itinuturing na suspect ng mga pulis sa pagkamatay ng 23 taong gulang na flight attendant na si Christine Dacera. Sila si Romel Galido, John Pascual de la Serna at John Paul Halili na pinalaya kagabi. Ito'y matapos maglabas sa Makati City Prosecutor's Office ng resolusyon na nagsasabing kailangan pang sumailalim sa investigasyon ng kaso para matukoy kung talaga nga bang hinahasa at pinatay ang biktima at kung oo, sino-sino ang nasa likod nito. Hindi rin kasi umano sapat ang mga isinumiteng ebidensya bilang patunay na ni-rape si Christine. Inatasan din ng piskal ang pulisya na magsumite ng DNA analysis report, toxicology o chemical analysis report at histopath examination report. Nanindigan naman ang tatlo sa mga itinuturong suspect na wala silang kasalanan. Nanawagan naman si Halili sa mga bumabatikos sa kanila sa social media na alamin muna ang totoong nangyari. Ako pumunta po ako dito para magbigay ng salis at bigla na lang po nila akong pinunta. Nakikipagtulungan ako sa kanila. Binigay lang namin kung ano yung alam namin.
Mensahe naman ng mga ito sa pamilya ni Christine. Nararamdaman ko rin po yung sakit na nararamdaman nila. Si Christine po naging, naging parang kapatid ko na rin po siya. Sobrang mahal na mahal ko po si Christine. Pero sana po malinawan ang mga pamilya ni Christine. Christine, kung nasan ka man ngayon, sana i-clear mo yung mind sa heart ng mom mo na wala kaming kasalanan dito. Alam mo kung gaano ka namin kamahal. Tumanggi naman ang abogado ng mga itinuturong suspect na isalaysay ang kanilang bersyon ng nangyari dahil kasama na niya ito sa gagawing preliminary investigation. Ang singer na si Claire De La Fuente na ina ng isa rin sa idinadawit sa kaso na si Gregorio De Guzman, masaya sa naging resolusyon. Siyempre kung may fighting chance sila, may fighting chance ang anak ko, di ba? Yun lang yun. Isasagawa ang hearing sa preliminary investigation sa Enero at 13, alas 10 ng umaga. Samantala, inatasan na ni Justice Secretary Bernardo Guevara ang forensic team ng National Bureau of Investigation para tumulong sa isinasagawang investigasyon ng PNP sa Dasera case. Sa isang mensahe, sinabi ng kalihim na nakikipag-ugnayan na ang forensic medicine team ng NBI sa PNP Makati Scene of the Crime Operatives para matukoy ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Dasera. Horlin Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi kumbinsido ang isang forensic expert sa umano'y sexual assault at tinukoy ng dahilan ng pagkamatay ni Christine Dasera base sa otopsiya. May report si Asher Kadapan Jr. live. Asher, ano ang paliwanag ng eksperto kaugnay sa resulta ng autopsy report sa biktima? Ella, hindi sang-ayon si forensic pathologist Dr. Raquel Fortun sa findings ng autopsy report sa pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dasera. Ayon sa forensic expert, kulang ang mga description sa isinagawang forensic autopsy kaya hindi ito nakukumbinsi sa naturang report. Narito ang bahagi ng panayam kay Dr. Fortun. I am not involved. I have not seen the body. I am just basing my disagreement on the autopsy report. But yes, especially as a pathologist, you get to ask yourself, maniniwala ba ako dito? And tama ba standard autopsy ba to with documentation and so on? And I find the document lacking. Paliwanag pa ng forensic pathologist, mahirap anyang paniwalaan ang pagkamatay ni Dasera ay bunsod ng aortic aneurysm. Kahit anya iugnay ito sa ibang kondisyon at ang umano'y paggamit ng droga ay mahirap ikonekta sa naturang insidente. Sinabi rin ni Dr. Fortun na hindi rin kayang suportahan ng autopsy report ang umano'y sexual assault sa biktima. At kung muling magsasagawa ng ikalawang autopsya sa katawan ni Dasera para sa mas malalim na pagsisiyasat ay maaaring kontaminado na ito ng ibang dahilan, lalo pat 6 na araw na ang nagdaan mula nang ito ay maimbalsamo at maisailalim sa autopsy. Dapat niya ay ginawa na ang lahat nung una pa lang na autopsy at hindi na kinakailangan pa ng ikalawang autopsya. Ngunit kung itutuloy pa rin sinabi ng forensic expert na dapat ay talagang kwalipikado ang gagawa nito at may malinaw na malinaw at bukas na pag-iisip. Ella, nanawagan naman si Dr. Fortuna na dapat ay magkaroon ng mas maayos na death investigation system sa bansa dahil sa halos araw-araw na kontrobersyal na kaso na nagkakaroon or may insidente na nagaganap sa bansa. Ella? Alright, maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Inamin ng Philippine National Police na hindi maaring arestuhin kung walang warrant of arrest mula sa korte ang mga suspect sa pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dasera. Ngunit mayroong kapangyarihan ang PNP Criminal Investigation and Detection Group para mapaharap ang mga ito sa isinasagawang investigasyon. At mula sa Mandaluyong, may report si Leigh Lagan live. Leia, ano ba ang tinutukoy na kapangyarihan ng CIDG na
maaaring gamitin para mapaharap sa imbestigasyon ng mga suspect. Floor Bureau sa pinapower ang Criminal Investigation and Detection Group para nga harapin itong mga itinuturing na suspect sa pagpatay kay Christina Dacera, ang flight attendant na natagpuan nga dyan sa isang hotel sa Makati noong January 1. Kaya sinabi naman nitong si PNP spokesperson, si Brigadier General Ildebrand de Osana, na hindi naman nila aarestuhin ang mga isinasang nga sa pagkamatay ni Christine. Ngunit mayroon pa mapipilit doon lang para paharapin ito mga suspect sa pamagitan nga na ang niya ang sapina ng Criminal Investigation and Detection Group. Ipinaliwanag ni Osana ang 72 hours of manhunt operation na iniutos ni PNP sa mga at-large na isinasangkot sa krimen. Aniya, paso na ang 72 hours at hindi rin maaaring ipatupad ang manhunt operation matapos na i-release for further investigation ang piskalya ang tatlong naarestong suspect na kasamahan ng iba pang pinaghahanap. Pakinggan natin ang pahayag nitong si General Osana kaugnay dyan sa subpoena power ng CIDG. Pero kung ang basis ng pag-aaresto ay yung subpoena, hindi po mangyayari din yon kasi kapag hindi po sumunod sa subpoena, magka-file muna po ang CIDG ng direct contempt papunta sa korte. That will serve as basis of the court to issue the warrant. Dagdag pa ni Osana, tuloy ang pangalap ng mga ebidensya ng PNP na magpapalakas sa reklamo para isumite sa piskalya. Kasama na aniya John Floor. Ang hawak na ebidensya ng PNP ay ang CCTV video ng hotel kung saan kita kung sino-sino ang kasama ni Christine noong New Year's Eve party at ilang aktibidad na mga ito. Floor? Maraming salamat, Leila Gan. Nanawagan ang Office of the Prosecutor General ng Department of Justice sa publiko at sa may interes sa kaso ng pagkamatay ni Christine Dacera na maghinay-hinay sa paglalabas ng mga pahayag. Hahayaan na umano muna nila ang prosekusyon at mga investigador na gawin at tapusin ang kanilang trabaho. At mula sa Maynila, may report si Dante Amento live. Dante, bakit may ganitong panawagan ang prosekusyon? Yes, Ella, sari-sari kasi ngayon ang mga komento, argumento na nagsisilabasan, particular galing sa mga netizen. Merong ilan nga, Ella, na binabatikos itong PNP dahil sa nauna nilang pahayag na itong kaso umano ay solved na. Pero sa katunayan ngayon ay parang malabo ang hustisya dahil nga napinalaya pa ng Makati Prosecutor's Office itong tatlo na mga pangunahing itinuturong suspect nga dito sa pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dacera. Kognay nito, humihingi ng panahon ang Office of the Prosecutor General ng Department of Justice na magawa ang kanilang trabaho kaugnay sa pagkamatay ni Dacera. Gayon din, makapagsumite ng karagdagang ebidensya ang PNP na hinihingi ng prosecution tulad ng DNA analysis report, toxicology o chemical analysis at histopath examination report. Ella, inaasahan din ng mga prosecution, particular ng Makati Prosecutor's Office, ang investigasyon ng iba pang law enforcement agencies. Ayon kay Prosecutor General Ben Malcontento, wala namang magagawa ang paglalabas ng komento ng kahit na sinuman at hindi sila maapektuhan ito dahil ang kanilang basihan ay ang mga isusumiteng ebidensya ng magkabilang panig. Tiniyak ng DOJ na maging mabilis ang proseso ng kaso kapag naisumite na ang lahat ng hinihingi nilang mga ebidensya o dokumento. Pakinggan natin si Ben Malcontento, ang Prosecutor General ng DOJ. Ang pakiusap ko lang dyan, we must throw caution, no? Mag-caution muna tayo, maghinahinay muna tayo because pumutok na ito sa media, sa social media, nasa kamay na yan ng mga prosecutors. Sa amin na yan, trabaho na namin yan. Ang pakiusap lang namin, bigyan kami ng chance na tapusin yung trabaho namin para ma-find out namin ano ang tama dito, ano talagang nangyari, and ginagaranti naman namin na ang justice dito ay mananaig.
Dagdag pa ni Malcontento, kaya sila nagtakda ng full-blown preliminary investigation ay upang mabigyan din ang respondent o ang mga respondent na maghain ng kanilang counter-affidavit hinggil sa kanilang kwento sa nangyari. Mag-submit ng kanilang counter-affidavit because it is one of the ways para makumpleto natin yung story behind, no? And to give them their due process kung ano talaga yung nangyari at kung ano yung depensa nila. So, antayin natin yung kanilang counter-affidavit at aaralin natin mabuti. Sa January 13, nakatakda ang preliminary investigation at umaasa ang Prosecutor General na dadalo lahat ng 11 respondent bilang pakikiisa sa hangaring malutas ang kaso sa lalong madaling panahon. Ella, nilinaw ng Office of the Prosecutor General na itong kaso ay hindi ibig sabihin ito ay dismissed na, bagamat nga pinakawalan itong tatlong mga prime suspect. At ayon pa dito kay Prosecutor General Malcontento, tanggap din nila o welcome sa kanila itong pagsasagawa ng bukod na pagpa-autopsy ng pamilya ni Dasera doon sa bangkay ng biktima. Yan ang ating balita mula dito sa DOJ sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Dumulog na si Senator Sherwin Gatchalian sa National Bureau of Investigation matapos umanong mahak ang kanyang credit card. Ayon kay Gatchalian, napag-alaman nilang umabot sa 1,000,000 piso ang ginamit ng mga hacker, hindi para pambili ng pagkain kundi alcoholic beverages. Umaasa ang senador na mahuhuli ang mga salarin upang wala na itong mabiktima. Tingin naman ng NBI, isang organized syndicate ang nasa likod ng modus operandi. Posibleng maharap ang mga mahuhuling suspect sa kasong paglabag sa Access Devices Regulation Act, E-Commerce Act, at Cybercrime Prevention Act. Nakatakdang ipahayag ni Japanese Prime Minister Yoshihide Suga ngayong araw ang second state of emergency sa bansa matapos umabot sa 6,000 ang bagong kaso ng COVID-19 sa Japan kahapon lamang. Para sa detalye, narito ang report ni Nerissa Dango. Limited at concentrated ang mga restrictions sa ipatutupad na state of emergency sa Japan. Kabilang sa isa sa ilalim sa state of emergency ay ang Tokyo, Saitama, Chiba at Kanagawa prefectures. Ilang establishments, kabilang ang mga restaurant at bars, ang pangunahing maaapektuhan sa curfew na ipatutupad sa ilalim ng state of emergency. Samantala, mananatiling bukas ang mga eskwelahan sa buong bansa. Kinukonsidera na rin ng gobyerno na ribisahin ang ordinansa na magpapahintulot na isapubliko ang pangalan at impormasyon ng mga businesses na hindi tutugon sa panawagan ng pamahalaan. Pinag-aaralan na rin ng Japan government na itaas sa 60,000 yen o mahigit 30,000 pesos kada araw ang subsidy para sa mga restaurant na hanggang 8 PM lamang ang operasyon. Samantala, nananawagan naman ang pamahalaan sa mga residente na iwasan muna ang mga non-essential outings at manatili muna sa bahay. Nerissa Dando, UNTV News and Rescue, Japan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinisisi ni UK Prime Minister Boris Johnson ang paglobo ng kaso ng COVID-19 sa bansa sa new variant ng coronavirus na highly transmissible ayon sa mga eksperto. Narito ang report ni Jovic Bermas. Sa kauna-unahang pagkakataon, sumampa sa mahigit 62,000 daily record ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 kahapon sa United Kingdom. Ayon kay UK Prime Minister Boris Johnson, ang natuklasang bagong variant ng coronavirus ang isa sa pinakadahilan kung bakit laganap ang pagkalat ng coronavirus sa bansa. Kaya naman napilitan ng UK government na ipatupad ang third national lockdown na epektibo mula kahapon. Sa sesyon sa House of Commons kanina, sinabi ni Johnson na hindi agad luluwagan ng gobyerno ang lockdown measures. Gagawing gradual ang pag-unwrap ng restrictions sa iba't ibang rehiyon habang pinaiigting ng UK government ang vaccination program.
target ng gobyerno na mabakunahan ang nasa 13 milyong tao na nasa top ng priority list bago magtapos ang buwan ng Enero. Sa stay-at-home order ng pamahalaan, ang tanging pinapayagan lang ng pamahalaan na umalis ng bahay ay kung bibili ng essential goods at magbibiyahe papuntang trabaho kung hindi aplikable ang work from home. Samantala, naglabas naman ng pondo si UK Chancellor Rishi Sunak para suportahan ang mga business owner na apektado ng lockdown. Jovic Bermas, UNTV News and Rescue, United Kingdom. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpadala na ng ayuda ang pamahalaan ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao para sa mga residenteng nawalan ng tirahan dahil sa panunulog ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa Maguindanao. Mula sa Zamboanga City, may report si Val Villaflor live. Val, gaano karami ang apektado ng panunulog ng mga BIFF sa Maguindanao at anong ayuda ang ibinigay sa kanila ng Bangsamoro government? Aga tinatayang nasa 50 residente ang apektado ng paglusob at panunog ng BIFF sa Maguindanao noong Biyernes. At patuloy nga na nagsasagawa ng relief operation ang Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao o BARM upang tugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang nawala ng bahay matapos itong sunugin ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa South Upi, Maguindanao. Pinangunahan ni Mayor Reynalbert Insular ang pagbibigay ng ayuda na tinangka ding patayin ng mga bandido nitong linggo. Umabot sa higit 600 pamilya ang nakatanggap ng relief packs na naglalaman ng mga bigas at mga delata. Matatandaan na 7 bahay ng Tribong Teruday ang sinunog ng mga terorista sa Barangay Itaw, South Upi noong Biyernes. Ayon kay Lieutenant Colonel Anhovic Atilano, spokesperson ng Joint Task Force Central, una nang tinakot ng mga terorista ang mga residente nitong nakalipas na buwan. At away sa lupa ang tinitingnang anggulo ng mga otoridad sa motibo ng paglusob ng bandidong grupo. Sa ngayon aga, nagpapatuloy ang pinaigting na hot pursuit operation ng militar laban sa BIFF. Aga? Okay, maraming salamat, Val Villaflor. Umabot na sa mahigit 3 milyon ang kabuang boto ng mga netizens para sa kanilang mga paboritong OPM artist na nominado sa 2021 Wish Music Awards. Mahigit isang linggo na lamang ang nalalabi bago matapos ang online voting. Alamin natin kung sino na ba ang mga nangunguna sa report ni Mirasol Abogadil. Mahigit isang linggo na lamang at muli na naman nating masasaksihan ang ating mga paboritong music act sa pinakamalaking awards show sa Pilipinas, ang Wish Music Awards. Sa susunod na linggo, January 15, ay magtatapos na ang online voting para sa mga artist na nominado sa iba't ibang kategorya sa 2021 WMA. Sa ngayon ay mahigpit ang labanan ng fandoms sa ilang kategorya. Tulad na lamang ng isa sa mga major award, ang Wish Group of the Year. Dikit ang laban sa pagitan ng T-pop band na SB19 at pop rock band na The Ones. Ang dalawang grupo rin ang magkalaban sa Wish Pop Song of the Year para sa kanilang Wish exclusive performances na Love Goes at Sirang Plaka. Dalawang young rapper naman ang naghahabulan para sa Wish exclusive Hip Hop Performance of the Year, sina Kyo at Michael Pacquiao. Pero makikita rin ang pagdumina ng ilang artist sa ibang kategorya. Tulad ng Wish Ballad Song of the Year kung saan nangunguna ang Hanggang sa Huli ni Moira De La Torre. Ang Ben and Ben naman ang matunog sa Contemporary Folk Performance of the Year. Ang score para sa magwawagi sa bawat kategorya ay magmumula sa online voting na 30% ng score, habang ang 70% naman ay mula sa boto ng Select Panel of Judges. Ang 2021 Wish Music Awards ay gaganapin sa January 17 sa Smart Araneta Coliseum at mapapanood sa pamamagitan ng live stream sa YouTube channel ng Wish 107.5. Tampok din dito
ang performances ng siyam na prominenteng pangalan sa Philippine music scene tulad na lamang nila Glock 9, KZ Tandingan, SB19 at marami pang iba. At sa kauna-unahang pagkakataon ay mapapanood sa Wish 107.5 stage ang OPM royalty na parokya ni Edgar. Mirasol Abugadir, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan po ang mga balita ng aming tinutukan at inaksyonan ngayong tanghali. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.